Yan, good day mga boss. Magkakabit tayo ng ano, alarm at saka central locking sa Suzuki Alto. Nakakabit natin ngayon, ha. Central locking at saka para alarm na biking. Kasi yung Alto, hindi pa siya naka-central lock. Yan, no? So, kailangan, kabitan natin siya na central locking bago natin siya makabitan ng alarm. So, papakita ko sa inyo ngayon paano kabitan yung Alto, paano magkabit ng central locking. So, una, tanggalin muna natin yung mga door panel at saka maglalagay tayo ng aquator dito. Saka shoutout nga pala sa ano, sa customer ko dito, yung mayari. Okay. So, kabitan natin. So, yan, yung una, pinalusot ko muna yung wire ng central locking. Yan dito. Yung ano, wire ng central locking. Pinalusot ko dito. Dito. Para sa 5 wires yan, sa 5 wires. Ayan, para malinis siyang tingnan. Pinadaan siya dito sa rubber. Yan. Dito. Hanggang lumusot siya dito. Ito na yung wire para sa ano, sa master central lock, ano, sa 5 wires. So kung anong ginawa ko dito, pagpapaano ng mga wire, ganun din gagawin natin sa ibang door. Ayan. Ano. Tapos yung aquator, eh dito natin lalagay yung aquator. Sa ilalim. Napa natin siya na magandang pwesto para hindi siya bumangga sa salamin. Ano, para maka-play ng maayos yung aquator. Okay. So okay, tirahin na natin. Ayan na, nakakabit na mga boss. Ang aquator natin. Ayan. Importante pag naglagay kayo ng aquator, tingnan niyo yung salamin. Kung hindi siya ano, hindi siya abot sa salamin. Ayan. Tsaka para makapag-play ng maayos yung aquator. Ayan o. So, ayos na. Yung wire, naano na rin natin yung wire. Tingnan yung wire para hindi sumabit sa ano, winterizer niya. Para hindi maputol, para hindi magkaroon ng problema. Ayan. Balik na natin. Kung anong ginawa natin dito sa driver side, ganun din gagawin natin sa yon, sa ibang door. Ayos. So, yun. Okay na. Nakabit na natin lahat ng ano ng aquator. Ito yung sa driver side. Ayan. Tapos yung mga wire nya. Yung mga wire. Tapang yan. Papunta dyan sa ano. Dito sa likod ng driver side. Ito yung aquator nya. Ayan. Hindi yan, sinigurado kayo na hindi babangga sa ano, sa salamin. Yung rad. Tsaka yung wire niyan, dito yung dumaan. Yan. Ito. Itong maliit na ano to na rubber. Binutasan ko lang yung rubber. Papunta rin dito. Yan. Yan o. Oh. Dumaan dito yung wire. Yan, para malinis yung tingnan. Nasa loob. Yan. Basta ganun din sa kabila. Yan o. Diyan din yung aquator niya. Sa likod to ng passenger side. Tsaka yung wire niya, ganun din. Yan. At saka yung sa kabila. Passenger side. Yan yung aquator niya. Ayan. So, babalik na lang natin yung mga door panel. Babalik natin yung door panel para alam naman yung kakabit natin. Tsaka lalagyan na natin ng supply. Okay, ayos. Okay, so tapos na yung central locking. Ito na yung module ng central locking. Wire, lalagyan na lang ng supply, positive, tsaka ground. Ngayon naman yung alarm. Ito yung module ng alarm natin, Vikings. Yung connection naman ng wire, itong pula na to, slide. Steady positive siya, steady positive. Kahit nakapatay, kahit walang susi yung sasakyan, kailangan may supply to, positive. Tapos itong puti, lalagay siya sa ignition on or ECC. Okay, so kinuha kong wire, lalagay ko siya sa ignition on. Tapos itong blue, para sa door switch.
Okay. Door switch. Yung door switch is andito. Yan. Yung switch na yan. Yan. Diyan lalagay yung color blue na wire. Ang alarm. Blue. Door switch. Ignition on. Steady positive. Live yung pula. Yung orange naman sa brake. Okay. Doon lalagay ito sa positive ng brake. Kapag tinapakan yung brake, iilaw yung brake light. So doon itatap to. Itong orange. Itong green para sa trunk release. So since hatchback naman tong ano, alto, hindi tayo magkakabit ng trunk release. So putulin natin to. Saka yung ibang wire nito, na-explain ko na to sa ibang sasakyan na kinabitan ko ng tulad ng views. Na-explain ko na to. Okay, putulin na lang natin yung green. Saka itong dalawang brown is para sa signal light or sa park light. Ngayon, ang ginuha ko sa park light. So, couple na lang natin yung dalawa. Ano? Para mas pugit tingnan yung sasakyan. Sa park light ko siya itatap. Putulin natin to. So, brown. Stop na lang dito yung isa. Okay. Itong pink, para sa siren. Positive ang nilalabas nito. Para sa siren. Itong itim naman, para sa ground. Okay. Sa ground. Tapos itong dilaw is para sa engine cut-off. Gamitan natin ng relay pero hindi na ako maglalagay ng engine cut-off kasi kapag ka nagka-problema yung alarm, hindi na aandar yung sasakyan. So, putulin na lang natin yung dilaw. Okay. Dito naman sa isang socket, may anim siyang wire. Okay, dalawang dilaw, dalawang orange, at saka dalawang puti. Okay, ito yung 3-gear command. So, itong dalawang puti na to, itatap sa central locking. Okay? Itong central locking, ito yung module na central locking. May natirang wire dito na brown at saka puti. Okay, so dito ngayon itatap yung dalawang puti. Itong dalawang puti na to, dito. Trigger yan ng central locking, ha? Tapos itong dalawang orange, ito at saka dalawang dilaw, para sa ano, it's either positive or negative trigger. So since nagkabit tayo ng central locking, ang trigger nito is negative trigger. So itong dilaw tatap ngayon sa itim, ganyan. Yung orange hindi na siya gagamitin, putulin na lang. Okay, so kabit na natin. Okay, yun na siya. Itong dalawang dilaw na to, pinabit ko na sa itim kasi negative trigger eh. Kapag ka aftermarket yung central locking na kinabit, sigurado yan, negative trigger talaga. Kasi yung mga aftermarket na central locking is negative trigger yung binibigay. Okay? So negative trigger ang tawag dito. Itong dilaw, dalawang dilaw, tap sa ground. Itong orange, wala na, hindi na siya gagamitin. Tsaka yung brown, isang brown, kinabit ko na sa isang brown, kinupol ko na kasi ilalagay natin siya sa park light. So yun lang, abitan natin. Sa pag-trace ng power supply, kailangan gamit tayo ng test light. Hanapin natin yung light. Ito yung itong wire na to is galing sa susian. Dito. So, ito yung mga malalaking wire. Galing talaga sa susian yan. Dito tayo kukuha ng live para sigurado. Ayan. Positive. Diyan natin tatap ngayon yung pula ng alarm. Pula ng wire galing sa alarm. Ito. Diyan natin tatap. Kasi steady light. Sa pagbalat din ng wire, lalo na kapag live yung babalatan mo, kailangan doble ingat ka na hindi dumikit sa ground. Kasi pagka dumikit sa ground yan, problema. Sunog yung fuse niyan, sigurado.
itong isang wire na to, supply to ng ano, central locking, sa module na central locking. Sinama ko na kasi pareho silang live. Eh. Parehong live yung connection nila. Kailangan ipitan talaga yung ano pagkakatape para hindi siya bumuka. Yan. Tapos ngayon itong puti naman, itong wire para sa ito. Sa ECC or ignition on, pero kukuha ko sa ignition on. Ilo yan kapag nasusiyan ko. Ayan. Kapatay. Pagbalik sa ECC, ayan, patay siya. Ayan, ignition on. Dalawang pihit ng ano, susi. Yan yung ignition on. So, dyan natin kakabit yung puti na wire galing sa alarm. Ito. Yung kulay dito is dilaw stripe black. Diyan natin sa ito. Ngayon naman, tapos na yung live tsaka ignition on, park light. Dito na lahat yung wire. Ito yung park light. Balatan ko muna. Pagka pinailaw ko yung park light, iilaw din tong ano, test light ko, magkakaroon din siya ng supply. Ayan. Ayan. Park light yan. Pagka binuksan mo yung park light, lalabas yung ano, supply. Diyan natin itatap yung color brown ng alarm. Ayan. Ito.
kapag nagkabit kayo ng alarm, buksan nyo yung ano, ilalim ng manubela, dyan yun na makukuha lahat. Tatlong wire makukuha dyan. Light, ignition on, at saka yung park light. Light, yan yung brake light. Ayan o, nakikita nyo umilaw. Yan. Diyan natin itatap yung wire ng alarm na kulay orange. Diyan natin tatap. Dito sa ano na to. Asan na ba yan? Diyan. Dito sa wire na to. Punutin lang natin. Dito natin siya itatap. Okay. Itong wire na to, doon natin tatap to. Sa orange. Medyo mahirap siya. Okay. So yun na, nakabit na natin yung live, ignition on, at saka yung park light dito. At saka yung brake. Nakabit na rin natin yung brake. So ngayon yung kulang is ito na lang. Para sa central locking, itong dalawang puti, duro switch, tsaka yung ground. Okay, so dito tayo kumuha ng ground. Dito tayo kumuha. Ayan o, ayan, dito maganda yung pwesto ng ground. So dito tayo mag-tap ng ano, ground, para malakas yung ground natin. Natin yan dun yung itim. Tapos itong blue na to, itong blue na wire, papagapang natin to papunta dito sa duro switch. So may isang wire yan, nakita ko na ang wire na yan nandito. So ito yung wire na yon sa duro switch. So dito na tayo magtatap itong blue. Tap natin dito sa duro switch. Yan, tapos ito central locking. So, ayun, tapos na. Tapos itong ano, pink para sa siren. Papagapang natin yan mamaya papunta sa ano, makina. Doon natin lalagay yung siren. So yun, tapos na. Nakabit na natin lahat mga boss. Ito na yung para sa duro switch. Yan. Itong mga wire naman to para sa central locking. Yung ground, ayos na rin yung ground. Sa duro switch, ayos na rin. Yung hindi pa naikakabit is yung ano na lang, sa siren. Ito yung papagapang natin papunta dun sa ano, may makina. Hanapan pa natin ang butas yan. Tapos itong shock sensor niya, kailangan makabit talaga to, huwag niyo kalimutan to. Shock sensor niya yan. Yan, tapos itong wire ng light indicator. Yan yan sa taas. Ayan. Umiilaw yan kapag ka nakalock yung sasakyan. Yan, so linisin na natin para matapos na tayo. Okay, so yung wire na pink para sa siren, dinugtungan natin siya ng wire. Kasi hindi siya aabot dun sa makina. Ito na yung wire na kadugtong niya. Ayan. Lulusot yan dito. Ayan. Nakita nyo to. Ito. Diyan sa ano na yan. Sa rubber na yan. Ayan. Sa rubber na yan. Ano na lang. Nakita nyo. Ayan. Yung rubber na yan. Dito. Diyan natin yan. Ano itong wire na to. Punta doon sa may makina. Yan, hugutin natin yan doon sa labas. Yan. Ayan. Ayan. So ayan, tapos na mga boss. Ito na yung ano niya, yung wire. Ito yung wire sa siren, galing yan sa loob. Yung kita nyo kanina, di ba? Ito na yung ano niya, siren niya. Yan. Nag-ground na siya. So, testing na lang natin.
Okay, tapos na siya mga boss. Testing natin kung gagana na. Okay, lock. Yun. Lock siya. Tapos yung light indicator niya. Ayun, umiilaw. Yan, no, nagbi-blink. Indicator yan na no, nakalock yung sasakyan. Okay, tapos kapag unlock, yun, dalawang tunog, bukas na yan. Ayun. Tapos lock natin ulit. Testing natin kung gagana yung anti-tip nya. Lock. Tapos tawag ako sa pagka binuksan natin to na walang sus, hindi gamit yung remote, kailangan mag-alarm. Yun, unlock siya. Ayun. So ibig sabihin functional yung immobilizer niya. Unlock natin sir para dit. Unlock, unlock para mawala yung alarm. Yun. Ayos. Dito. Testing natin. Andarin natin para pag-apak sa brake, dapat mag-lock yan. Ayun oh, nag-lock siya. Mga ilang seconds, apak mo ng brake, mag-lock siya. Pagkapatay ng makina, automatic din yan mag-unlock. Ayan. So, ayos na tayo mga boss. Thank you and God bless. Okay, so thank you mga boss. Tapos na. Okay, shout out nga pala sa customer ko. Sa Sir Cedric, yung mabait ko na customer. Thank you sa pag-ano sir. Pagtiwala. Ano? Oh, sa mga nanonood, pa-subscribe na lang po. Salamat. Thank you and God bless always. Shout out nga pala sa Pamilya Adlib. No, pamilya ko sa SM. Thank you.